Hi guys! Welcome to my vlog. So for today's video, i-share ko sa inyo kung paano ako nagsimula sa pagninegosyo ng pagmamanok. So kung gusto mo malaman, subaybayan mo itong video hanggang dulo. So tara, samahan niyo ako. Nagsimula tayo guys sa pagmamanok. Last February, meron tayong upload video noon. Meron tayong video noon dito sa ating YouTube channel. So nagsimula tayo sa isang pares lang ng rooster at saka ng isang hen. Yung hen natin is ready to lay eggs na yun siya. So kung makikita nyo, yun yung rooster natin na nakatali. Then, ito yung hen na partner niya. Ito, mapapansin nyo, meron dito may mga sisyo na, yan, anim na piraso, anak niya yan. Anak niya nung hen na yun. And then yun, maliliit na yun, yung mga sisyo na yun, yung mga nasa 1 or 2 months old. Yan, meron 7 piraso doon na anak niya na din. Diba? So, from February, so sa span of 4 months, February, March, April, May, 3 to 4 months, so ganun. Marami na yung ano natin, nagsisimula na tayong pagparami ng manok, di ba? So yung manok natin dito is, as in literal, free range chicken. So lahat yan sila mga pure native chicken, 80% and then 20% feeds. So yung feeds natin is from Pelmico. Pelmico baka naman yung crumble natin. So ito, yan, nagpapakain tayo ngayon ng ating mga native chicken. Ito yung ating sisiw. Ayan. So, hindi naman mahirap guys, tsaga-tsaga lang talaga sa pag-aalaga ng mga native chicken natin. So yun, so nagsimula lang talaga ako sa isang pares. Actually marami na nga tayong buyer na pumupunta dito, kaso lang wala pa tayong may dispose kasi nga hindi pa sila ganun kadami. So kailangan muna nating magparami before tayo mag-dispose. So mga susunod natin dyan is magpo-post tayo sa FB page natin na pwede na tayong magbenta. So punta tayo doon sa side kung nasan yung iba pa nating mga manok. So dito na side guys, so makikita nyo nandito yung ano natin, temporary pa natin tong kulungan. Kasi babaguhin pa natin yan lahat, gagawa tayo ng mga kulungan talaga na mas maganda pa kaysa sa dito. So ngayon, kung makikita nyo dun sa previous vlog natin, last February ko yun in-upload, meron siyang kasama dun na anak niya, yung unang tatlo na mga sisiyo pa. So ngayon, ito na yun sila. Ito na, nasa kulungan. Mapakita ko sa inyo to guys. Malaki na yung ating native chicken. Nasa mga 1.5 kilos na to, so pwede na natin siyang ibenta. Ito yung ating upcoming rooster din yan. So hindi ko lang talaga ito siya binenta kahit may gustong bumili. Kasi nga, magpaparami pa muna tayo bago tayo mag-dispose, no, sa mga customer natin. Kasi sobrang dami talaga naghahanap dito sa amin guys ng native chicken. And ito yung pinupuntahan nila kasi mura lang yung bili nila. Hindi tayo nagpipresyo ng sobrang mahal. Para mas mabilis nating maubos yung native chicken natin. At ito, meron tong kapatid. Dito na side. Ayan. Ito yung isang lalaki natin. Ayan, nasa loob. Ayan, makikita nyo yan dyan sa loob guys. Ayan. So hindi na natin sila pwedeng pagsamahin kasi nga nag-aaway sila. And ito, meron pa yan siyang kapatid. Ayan. So yung kapatid niya guys, dito. Ayan. So meron na tayong naglilimlim ulit na bago. Ito na yung mga anak nung mga unang pair natin. Ayan, meron yan siyang itlog dyan. Ayan. Lit. Diba, meron yan siyang siyam na itlog dyan guys. Then, meron na tayong mga pre-pair na bagong paglilimliman nila. Dito, paitlogan. So ito lahat, babaguhin pa natin yan. Unti-unti nating baguhin yun guys.
So ayan, share ko lang sa inyo kung paano tayo magsimula. Maraming paraan na pwedeng magsimula. Pero itong paraan na to, share ko sa inyo kasi napaka low budget lang talaga. So bumili ako noon na one pair sa halagang 600, yung nabili ko lang yung rooster for only 400 pesos native. Malaki na siya, as in nangangasta na talaga. And yung hen nasa mga 200 pesos lang. Pagpapakain, ayan. Man, sa bila. Yeah, mga upcoming soon to be hens natin. Ayan, meron tayong apat na piraso doon. Dalawang babae doon. Ayan, may tatlong lalaki. Isang babae. And isang babae din. Ito yung ano natin. Yung isang hen. May itlog na yan. Ngingitlog na naman ulit yan. And then ito yung ano natin. Isang inahin. May anim na sisiyo. One month old na yung mga sisiyo niya. So ayun guys, hope meron kayo natutunan sa video na to, and please don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. And then meron din tayong Facebook page kung saan madalas nating ipopost yung update sa ating Abuyog native chicken. So see you on my next vlog guys. Thank you. Bye-bye.